At i-welcome natin ang tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Gerald Arganda ng Free Believers Kananga Leyte. Please take over, Pastor. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Muli po ako po ay nagagalak. Buong puso nagpapasalamat po sa Panginoon sa pribilehiyo na muli po na binigyan po ako ng pagkakataon na mag-share ng salita ng Panginoon. Muli po, and I'm glad na makita na nandito yung Baybay City. Actually, sa parang mga nasa around 40 kilometers lang yan galing dito. And I'm praying, let us pray that soon makabisita kami dyan personally to have personal jail ministry Bible study also. Magkakalapit lang yan, Ormoc City, then Albuera, then Baybay. Just a matter ng magkakasunod lang yan na bayan. And now, I'll be speaking sa isang bagay na napakaganda na ang Panginoon nakita niya ang karakter ni King David. Ating topic ngayon is about a man after God's own heart. Ang tao na nagnanais na sumunod sa puso ng ating Panginoon. When we say sa puso, it means ang kalooban, no? Let us open our Bible sa sa 1 Samuel chapter 13 verse 14. Says, "You have done foolish thing," Samuel said, "have not kept the commandment of the Lord your God." The Lord your God gave you, if you had, he would have been established your kingdom over Israel for all time. But now your kingdom will not endure, and the Lord has sought out a man after his own heart and appointed him ruler of his people because you have not kept the Lord's commandment. Let us pray. Father in heaven, we thank you for this time that you gave us. They study your word, Lord. Father, we ask thee that you give us the understanding that comes from you. May it touch everyone's heart, Lord God. May this topic remind us and teach us, Lord, on how to do things that pleases you. This we pray in Jesus' name. Amen. Muli po, nakita natin na sinabi dyan na ang Panginoon nakakita raw ng isang tao na nagnanais na sumunod sa puso ng ating Amang nasa langit. Diba? At makikita natin yan kung ating pong titignan sa Acts chapter 13 verse 22 nung si Apostol Pablo po ay nag-share sa Antio, nabanggit po niya kung sino yung tao niya. Sabi niya, "After removing Saul, he made David their king. God testified concerning him, I found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do." Sabi niya, meron akong nakita. Diba? Ang Panginoon patungkol kay David, na nakita niya si David na anak ni Jesse, na isang tao na nagnanais sumunod sa puso at kalooban ng Panginoon. Napakaganda pong compliment, mga kapatid, na mapansin ng Panginoon na tayo, makita ng Panginoon na tayo ay nagnanais sumunod sa kanyang mga kalooban. Diba? At yan po dapat ang maging isang pagkakakilanlan sa bawat Kristiyano na nagsasabing sila ay mananampalataya ng ating Panginoon. At yan po ang dapat nang makita na patunay na ang tao totoo pong nag-surrender sa kanyang buhay sa ating Panginoon.
Ngayon dito po sa topic na to, ating pong pag-aaral, ano po ba ang mga ginagawa ni King David? Ano po ba ang meron kay King David na nasabi ng Panginoon na siya ay nagnanais sumunod sa kalooban ng Panginoon? Diba, alam niyo po, marami po ang nagnanais. Diba, ang isang bagay pala siya, an example, maraming nagnanais pero ang iba hindi alam kung paan. Just like, bawat tao gustong magsahing eh, pero hindi po lahat ng tao marunong magsahing. Diba? Minsan, akala nila kanin na pero bigas pa rin. Minsan, nagsahing sila, yung pala, kulang na lang po ng luya. Kulang na lang po ng luya, lugaw na. At pag may tuturo po sa kanila kung paano po yung sakto at tamang pagsasahing, masasahing po nila ng maayos. Ganyan na rin po mga kapatid, when it comes sa pagsunod sa kalooban ng ating Amang nasa langit, kinahanglan po natin mapag-aralan. Kailangan po natin na makinig at i-apply. Ngayon, ano po ba? Ano po ba ang ginagawa ni King David? Ano po ba meron kay King David na tayo mga Kristiyano po na kailangan po nating gayahin, na kailangan po nating gawing example sa buhay natin? Alam po natin, mga kapatid, ang pagiging isang Kristiyano, hindi po pinipili kung nasang lugar. Mapanasa laya ka man, mapanasa loob ka man, mapanasa labas ka man ng bansa, kung ikaw pipiliin mong magbuhay Kristiyano, mangyayari po yun sa tulong ng ating Panginoon. Now, I just want po, na, una, ano po bang gawain ni King David na nasabi ng Panginoon na siya po ay nagnanais sumunod sa puso, nagnanais sumunod sa kalooban ng ating Panginoon? Number one po, tignan po natin sa kanyang mga sinulat. Una, tignan po natin sa Salmo. Sabi niya, "Oh, how I love your law. Oh, how I love your law. I meditate on it all day long." Diba? Makita po natin. Sabi niya, "Oh, minamahal ko ang iyong mga utos at ito'y aking pinagbubulay-bulayan sa buong araw." Makita natin na sa Salmo niya, sinulat niya na mahal niya ang mga utos ng ating Panginoon. Na makita natin yung grabing pagmamahal ni King David na iniisip niya ito sa buong araw, pinagbubulay-bulayan niya to sa buong araw. Nakikita lamang natin ang pagmamahal dahil makikita natin dahil it is a part of his everyday life. It is a part ng kanyang araw-araw na pamumuhay. Nasabi niyang mahal niya ang utos, ang salita ng Panginoon. Bakit po ba nasabi niyang mahal niya? Dahil nakita po niyang epekto nito sa buhay niya. Diba? Tayo mga kapatid, habang sinisimulan nating makinig, magbasa, at i-apply ang salita ng Panginoon, makikita po natin ang epekto ng salita ng Panginoon sa ating buhay. At yun po ang dahilan, mga kapatid, kung bakit po tayo nagkakaroon ng pagmamahal. Nagsisimula po nagkakaroon tayo ng thirst sa salita ng Panginoon. Bakit? Si King David, nakita po niya na pag-aral, pakikinig ng salita ng Panginoon na ito po ang nagtuturo sa kanya, na naglalayo sa kanya sa kasalanan. Because the Word of God serves as boundaries sa buhay ng isang Kristiyano. Just like King David, isang mananampalataya ng Panginoon. It makes the boundaries, yan ang nagbibigay sa atin ng boundary para tayo magkasala. It says, it reminds, oh Gerald, oh ikaw Pedro, ikaw John do, ikaw Peter do, lumalampas ka na dyan, huwag kang lumampas.
narinig ko, naalala ko na naman yung John Doe at saka Peter Doe dahil meron akong nakasama nun doon sa Nueva Ecija. Unidentified yung napagbintahan talaga sila, na sila yung para sa isang robbery. Tapos mayroong dalawang akusado na hindi nakilala. John Doe at Peter Doe yung inilagay. Yung nakurumating sa kanilang information. Amerikano siguro itong mga to. Peter Doe at John Doe naman. Di ba? But let me balik tayo ron. Nakita ni King David ang epekto ng salita ng Panginoon na naglalayo sa kanya sa kasalanan. Diba? Ganyan din sa ating mga kapatid. Pag nakita natin ang bunga ng pakikinig at pag-aaral ng salita ng Panginoon na ito ang naglalayo sa atin sa kasalanan, mamahalin natin ito. Diba? Ikalawa, nakita rin ni King David, kung babasahin natin yung Psalm 119, makikita natin na si King David, because of his prayers, nakita niya na ang pag-aaral o pakikinig o pagbasa ng salita ng Panginoon, it revives him from his affliction. Ano yun? Yung na-encourage siya sa kabila ng maraming pagsubok. Diba? It is the word of God who gives us pag-asa. Diba? Nagbibigay sa atin ng pag-asa kahit anong mga pangyayari, kahit anong hindi mga pagagandang pangyayari. Alam nyo, mapanasalog, mapanasalabas, maraming mga pagsubok. But as always, sa panahon na nanghihina tayo, just like King David, it revives here. Walang taong hindi nasusubok, lahat tayo nasusubok. Diyan sa loob, may araw na okay lang, may araw na parang ayaw mong lumabas sa iyong tarima. Parang ayaw mong maligo eh. Pag hindi ka sasabihan ng kasawa mo, so, maligo pa naman. Di ba, bay? Buryong. Alas ayaw bumalaw. But if that thing dumarating sa atin, kahit na minsan na mga nasa laya, natetesting din, may panahon din. But, you know, testings, minsan panghinanda. But it is the word of God who revives us. Ang salita ng Panginoon ang mag-encourage sa atin para tayo ay bumangon at magkaroon ulit ng pag-asa. It's not the end of everything. Diba? Oh. Kung makikita rin natin dyan sa 119, babasahin natin, nakita ni King David na ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, diba? Huwag po muna, wala yun, Nelson. Nakita ni King David na ang salita ng Panginoon nagbibigay sa kanya ng peace of mind. You know, peace of mind, ito yung kapayapaan sa ating pag-isip, amen. Kapayapaan dito, is, di ba, kapayapaan. Oh, anong kalinaw dili sa atong una-una, yung sa mga Bisaya. Di ba? Why? Maraming tao ang walang peace of mind. Especially kahit sa loob, ito ang pinakamahirap na kalaban natin. Pag-iisip, kaya minsan meron na, papansin mo na sa gilid. Malayo ang tingin, pero wala namang tinilingnan. Yung pala, nag-iisip na. Kaya pag may nakita kayong ganyan, may po, kaya mo pa, huwag kang ganyan, huwag kang pag-isip masyado, hayaan mo, encourage you sila. And one way for us to encourage them is to teach them. Kung paano magbasa ng salita ng Panginoon, salit na nandiyan ka sa isang gilid, nag-iisip ka ng nag-iisip, why don't you read the word of God and listen to the word of God? And for you to harvest the benefit of it. Diba? Nakita ni King David, it gives him peace of mind. Diba? Kahit na nasa loob tayo, we can still have peace of mind. Diba? Hindi yung, alam natin pwedeng mangyari ang mga hindi maganda dyan sa loob. For postpone, for patpat. Isa? Parang bigat-bigat, minsan parang punong-puno yung dibdib mo, isang hinga lang. Wala ka ba? Dibis na ganun, you read the word of God. And hold on sa mga promises na mababasa mo. Dahil sa mga promises ng salita ng Panginoon na malalaman natin, na mababasa natin dyan sa Biblia. It gives us hope, and it gives us peace of mind. Di ba? Kaya mga iso na to,
magbasa lang ng Biblia, matagatag kalinaw dari sa itong mga panguna-una. Diba? Sa ating mga isipan. Diba? Kaya, tumusta po ang iba natin, pagmamahal natin sa salita ng Panginoon. Yung po bang mga napapakinggan natin, atin po bang inilalagay sa ating puso? O nakikinig tayo, pinapadalang dito, pinapalabas po sa kabila? Or do we join Bible study because gusto po ba talaga nating makinig? O nag-jojoy lang tayo just because maraming nag-jojoy. Di ba? O nag-jojoy lang tayo dahil sinabing part ng activity natin. Bilang mga inmates, bilang fan, activities, no. But I believe, pero kahit na ganyan man ang inyong rason na kayo nakikijoin habang nakikinig kayo ng salita ng Panginoon, mayroon at mayroon bang pag-uhir sa inyo. At mayroon kayong makikita ang benepisyo ng salita ng Panginoon sa inyo, just like King David. That is what I'm praying, that everyone should see and experience the benefit of listening and reading the word of God. Diba? Kaya, gusto ko sana pag ang mga tanong na ito, nagkakaroon ba tayo ng peace of mind? Nagkakaroon po ba tayo ng encouragement kahit na down ang ating moral? Down po tayo sa panahon when we read the Bible. Sana po lahat po sana magsasagot dyan. Oo po. Diba? Experience po natin. I pray that everyone will experience that. Diba? At soon, sa inyong paglaya, ang inyong Bible, and this is my best friend. Hingin nyo na lahat, mga kapatid, sa aking paglaya, ang mga damit ko magaganda, huwag nyo lang hingin itong Biblia ko. Dahil ito ang aking magiging best friend. Mas kailangan ko itong pagdating ko sa laya, ang salita ng Panginoon. Amen. Now, number two. Dalawa, bakit sinabi ng ating awang nasa langit na si King David is after God's own heart? Ikalawa, David loved to pray. Una, David loved the word of God. Ikalawa, David loved to pray. Anong sabi niya dyan sa Psalms 116, verse 1 and 2, Psalm 116, verse 1 and 2. I love the Lord for He heard my voice, He heard my cry for mercy, because He turned His ear to me, I will call on Him as long as I live. Sabi niya, I will call on Him. Tatawag ako sa Kanya habang ako'y mahininga, habang ako'y nabubuhay. Ganun po, mga kapatid, is prayer a priority in your life? Or last option? Sabi ni King David, I will praise Him. I will praise Him. I will pray for Him as long as I live. Bakit niya nasabi? Why does David love to pray? Dahil na-experience niya, listen to this, dahil na-experience niya ang pagsagot ng Panginoon sa kanyang mga prayers. The more we see our prayers being answered, the more we will love to pray. At pag nakita ng Panginoon that you love to pray, you love to have communication with God. Prayer is communication. Prayer is a relation sa Panginoon. When you have a relationship, kahit na hindi mo gustong marinig ang kanyang boses, maririnig mo. It's like me. Sa aking asawa, we have relationship. Gusto ko man o hindi, maririnig at maririnig ko ang boses ng aking asawa. And I'm telling you, madaldal yung asawa ko. The reality, if you are in relationship with God, gusto mo man o hindi. Pero hindi mo gugustin. Gusto mo palaging marinig ang kanyang boses. Di ba? Makita natin na sabi ni King David, He heard my cry. Binigay ang awa. Ang kahit na anong nagawa natin sa buhay, if we call to God, His grace is sufficient para sa atin. Diba? He prayed, experienced niya,
Islam for prayer was based sa mga answered prayer. Kaya iba, hindi nila na kikita, hindi sila na fall in love sa prayer because they do not pray, and that's why they don't see results. Kaya mga kapatid, sina-challenge ko kayo ngayong araw na ito, ano man ang sitwasyon ninyo, maging mga kapatid natin na nasa laya, maging kapatid natin na nasa loob, ano man ang nangyayari, walang hearing na dalawang taon. I experienced 2 years postpone ang hearing. Nung arating ang time na hindi na lang kasi matuloy nang matuloy ang hearing, na masentensya na ako, alam ko na kung ilang taon na aking bubunuin. Di ba? Pero you know, gusto ng Panginoon ang nangyayari, but you pray, Lord, sana Lord, matuloy yung judge, hindi na mag-absent, yung fiscal, hindi na mag-absent, yung aking defense lawyer, hindi na mag-absent. Pero sabi, oh Lord, kung mas maganda siguro kung yung aking complainant, 4 absent na lang. 3, 4 na magkakasunod, Lord, sige na, absent na lang siya. Di ba? But still, when you pray, kikilos ang Panginoon. Diba? David fell in love with prayer dahil nakita niya sa pamamagitan ng prayer na bless siya. Na bless siya. Diba? Kaya kung babasa niyo 169, nakita niya na bless siya. And the fall in love si King David into prayer because the more he prayed, the more na feel niya na mas nalalapit siya sa Panginoon. Marami tayong time of prayer dyan. Hindi mo kailangan mag-upon para mag-pray. Nasa isang gilid ka, nakukupan, then you pray more. Nasa buyong ka. Yung mga nakakaintindi about dyan sa buyong. Nasa buyong ka, you pray. Nakakasarang tarino mo, you pray. Salit na pagsundod-sundod ka ng sugot dyan sa mga pagitan ng tarima. Nagsasayang ka ng panahon mo, nagsusundod ng sugot. You pray. When you experience, God answers your prayer and then, especially yung prayer life mo, the group. If you see, just like King David, King David saw that God answers prayer. Panginoon natin nakikinig. May tenga. Panginoon natin, alam ang bahat sitwasyon natin. Hindi lang sa sarili nyo, but also for your families. You pray for your families. Yan ang ginagawa ko noon. I'm praying. Hindi lang sa akin. During the time, I was also wearing those yellow shades. But not only for myself, but also I pray for my family. Then nakita ko hanggang sa paglayo ko, my family, my mom, ng nanay ko, okay sila, kapatid ko, okay sila. Relationships broken. Pero sa paglayo, ang Panginoon lang din ang umayos ko, say, please, my prayer. Ang aking relationship with my dad, hindi ko alam. Wala, hindi ko alam kung nasaan siya. And then, this is my prayer, Lord. Pray ko na magkaayos kami ng aking papa kahit na ang relationship namin magkaayos. Tapos by that time, nasa ibang pamilya, ay nasa ibang sumakabilang bahay din siya. And then, God answers our prayers. Bigla-bigla na lang December, makita ko umuwi siya. Kilala mo ba ako? Kung kilala ko kayo. Ito din sa relationship restore. Kaya, yung prayer, encourage you to pray in order for you to see the results. No prayer, no result. No prayer, no blessing. No prayer, no miracles. Amen. No prayer, no miracles. If you have to see miracles, to pray. Para sabi, even God will see that you are after His will. You are after His heart because you always pray like King David. Katulad ni King David, he loves, una, ulitin natin, he loves the word of God. Number 2, he loves to pray. And then itong last, Psalm
Psalm 119 verse 64. I love the Lord for He heard my voice. Sorry. Okay, 164, sabi siya, 7 times a day I praise you for your righteous law. 7 times a day I praise you. David loved to praise God. Amen. Gustong-gusto po niya na pagpuri sa ating Panginoon. Why? Because of God's righteous judgment. Dahil sa pagiging matuwid ng ating Amang nasa langit. Dahil sa pagiging matuwid ng ating Panginoon. Dito sa batas ng lupa, pwedeng maging hindi tuwid batas. Hindi lahat ng nandiyan sa lupa nagkasala. Hindi lahat ng nandiyan sa lupa binawa nila. Parang iba biktima lang ng pagkakataon na sinasabi. Pero ang Panginoon natin matuwid. Kaya nakita ni King David ang pagmamahal ng ating Panginoon. Paguna, pagiging matin, ikalawa, pagmamahal ng Panginoon sa kanya. Alam niyo, ang praise is declaring ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Dinideclare natin, ang pagpupuri sa Panginoon ay pagdeclare ng ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. 7 times a day. Ibig sabihin, hindi lang isang beses, hindi lang dalawas, pero 7 beses. At sa mga nakakaintindi, 7 is the number of continuous. 7 beses siyang pagpuri. Ibig sabihin, maraming beses. Kaya huwag naman na yung bibilangin, huwag nagpuri ako 1, magpupuri ako 2, magpupuri ako 3, magpupuri. Hanggang 7 lang naman yung kay King David. No, you could praise him. He gets a 7. Oh God, as long as your heart desires na magpuri sa Kanya. Yan nga yung sinasabi ko minsan. Alam nyo, sa panahon na tayo ay nag-uupo, walang ginagawa. Diyan din panahon na atake ang kalaban. Paano kung masasabing umatake? Marami siyang ipinapasok dito na pinapaglaro niya yung isip mo sa mga bagay na negatibo. Papasokan ka ng kaaway dito na papapan o ng bagay na nanakawin yung kagalakan. But if you always praise him, allow naman siguro ang gitara sa inyong loob ng cellphone. Kami nun, allow. Kaya sa akin, pag medyo nakakaramdam ako ng nakuha, kakatapor sa iba po ng aking tarima. Amen. Diba? You sing praises. Kahit na. You know, kaya isang pinaka-tumatak sa akin ng praise and worship nung dahil una kong natutunan yung itong nakalimutan ko yung pagkakalimutan malimit namin kinakanta yung mahal na mahal kita Panginoon, mahal na mahal kita Panginoon, yan yung mahal. Then, as soon as kami, kaya wala akong ginagawa nung nagsusulat ako ng mga praise songs sa notebook at yun ang pinakanta ko. Nawawala ang kuryo. Amen. Mahalata mo ang tangong kuryo ay halos ayaw magsalita. Halos ayaw nasa gilid lang. Halos ayaw maligo. Amen. Amoy dala. Naintindan niyo yung ibig kong sabihin, amoy dala. But you know, when we praise God, amen. Nawawala ang mga bagay na yan at nare-remind pa tayo sa kanyang mga ginagawa sa ating mga buhay. And he was determined, King David was determined to praise him sa kaya as long as he lives, hanggang mahininga. Kaya ganyan po dapat tayo, maapa maganda ang sitwasyon, maapa hindi maganda ang sitwasyon, pagpupuri tayo sa Panginoon. Diba? Kaya gusto kong i-encourage po para you will experience these things na inyo po maramdaman yung bunga, maramdaman po yung epekto ng pagpupuri ng Panginoon, pagpupuri sa Panginoon natin.
ba, mararamdaman nyo yung peace, hindi lang dito, pati dito. Kahit may mga problema, kahit may mga hindi magandang balita sa inyo, still nandun pa rin yung kagalakan. Diba? Tsaka, huwag kayong mahiya. Alam natin dyan sa loob, maraming mga makukulit dyan. Pag nakita ka nalang nag-pre-taste, tatawa na ka lang, but it is between you and God. Pag magsap, pupuri ka sa banit, it is between you and God. Diba? Bito ka kayo matulog yun. Pag-pagin mo, sing, huwag kang worship so much, at mag-pray. Then you will see. Seeking David, he is determined. Kaya pala nakita ng ating amang nasa langit na David is after his own heart. Diba? Kaya during the praise and worship, okay, mahiya na, itas ang inyong kamay, baklang kayo para sa Panginoon. There are gestures na pagpapakita that you are praising God. Huwag lang sanang nakagano'n mahiya. Tanggalin na natin yung hiya. Ginagawa natin to para sa Panginoon at hindi para sa tao. Diba? Well, King David, nung sinita siya ni Michael, ano ka, isa kang kilala mong hari. Pagkatapos, you act na ganyan sa harap ng iyong mga sa naning ulipon, sa mga alipin mo, sa mga utusan mo, sa iyong mga servants. Nung sabi ni King David, I'm much willing na pagmuka akong ano to, foolish. Kung ang aking ginagawa ay para sa Panginoon. Kaya when we praise God, we do not do it dahil sa katabi mo dyan, sa upuan, kasama mo dyan sa selda, kasama mo dyan sa kung saan man. But when you praise, you do it. Hindi para sa tao, but you do it. And we should be determined like King David. Alam niyo ang determination kahit ang inyong puso umiyak. Di ba sabi nila, hindi ako makapag-praise kasi ang dami kong problema. Dumating nga yung sulat. Di ba, alam ko, pag hindi nakakadala yung nanay ko, nagpapadala lang sulat. And my mom was very open sa akin. Ang nangyayari sa sulat, bago makarating sa'yo, binubuksan niya ng guard dahil po, dahil para rin sa, ano to, yun ang sinusunod nila. But situate ang guard naman, it's between. Pag nabasa niya yung sulat, hindi naman niya yung pagsasasabot. Pero mayroong nagsabi, ano ba naman niya? Aragal niya, nandito ka lang, susulat pa yung nanay mo ng mga problema. My mom, that's at what? Wala siyang ikinikwento sa akin. Man, when you're in. Nasubukan kong talaga umiyak habang nagbabasa ng sulat. Kahit na gano'n, pag dumating yung pastora namin, no? May datay, yung pastora Jose na yun, ayaw niyang doon sa, pumapasok talaga siya sa silda, doon siya sa loob. Kaya pag naglulundag kami, o pag lulundag kami, kahit naman bigit yung puso ko, puro na, parang ayaw ko mag-praise, but, man, I praise, nawawala yung nasa puso ko na yun. Napapalitan ang kagalakan na galing sa Panginoon. Kaya yun ang dahilan niya. Pag nakita niyo yung mga bagay na ganyan, na benefits natin, magiging parang King David, I will praise Him hanggang sa apoy humihina. Diba? Kayo, kumusta po ang inyong praise sa mga bago natin yung kumiling start? Yung start, yung mabigat na kamay natin na itaas para sa Panginoon. Diba? Mag-clap kayo, mag-clap. Kung sa tao, kaya niyong mag-clap. Ang mas makumpara pa sa Panginoon. Panginoon, anak may kanapag. Panginoon na source ng lahat. Panginoon na maraming magagawa. O ang tao, wala tayong magawa, pero Panginoon may magagawa sa atin as long as we do these things. Una, we should love the world just like in Him. Number two, we should love to pray. And number three, we should love to praise Him. And this one, sa aking pagtatapos, ang Panginoon pa mismo ang nag-testify, nagpatuto
na sinabi that David is willing to do all my will. Nakita niyo ron sa Acts, and he is willing to do all my will. Dahil nakita niya na ang puso ni King David gustong sumunod sa puso ng King. Bakit nasabi? Dahil ganito, nakita niya ang ginagawa ni King David. Ang pagmamahal niya sa salita ng Panginoon, ang pagmamahal niya sa prayer, ang pagmamahal niya sa praise, pagpupuri sa Panginoon. Diba? And this requires, and this should be maging character ng bawat Kristiyano. In order for you also to experience the full benefit ng pagiging Kristiyano. Kaya, yun po. Simulan natin habang tayo ay nandyan sa loob. At pag makita ng Panginoon na ready ka na, kahit hindi mo pa panahon ng paglaya, palalaya kayo tayo. Kahit hindi mo pa panahon kung gusto ng Panginoon ng palaya, ikaw palalaya. Kaya, ito ang encouragement ko sa inyo. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for these words of encouragement. Thank you, Lord, for laying us the blueprint, Lord God, kung paano po namin gagawin na ang puso po namin ay sumunod po sa inyong kalooban. Thank you, Lord, for you have shown us an example sa pamamagitan po na ni Haring David. Panginoon, tulungan niyo po kami dahil ang mga bagay na ito ay hindi madali. Pero alam namin na magagawa po namin ang bagay na ito dahil kasama ka namin at dahil sa inyong awa, Lord God, tutulungan niyo po kami. Maraming salamat ang lahat ng tailing namin sa pangalan ni Jesus at ang tayong pagsabi ng Amen. Okay, praise the Lord. Palakpakan po na.